Yo, mic check. At yun, meron na naman tayong gagawa ng bago reaction video. At syempre, bago yan, shoutout muna sa mga sponsors ko. FUBU, Hypebeat, Lock Manila, Real Jokes, Arenarian. Shoutout sa inyo lahat. At pati sa mga tropang ito lang, nagbigay na sa akin ng mga clothing nila. Na-appreciate ko yun. Ecocentric, Crown Manila, Ship Clothing. Maraming salamat sa inyo. At syempre, shoutout muna tayo bago magsimula. Shoutout Tito Shernan, Rebusit Cousins from Palawan, Sino versus Nikki po. Next, sana masingit. Okay. Okay, salamat sa patas na at legit na reaction Tito Shernan, walang anuman. Shoutout po idol sa mga lodi natin dyan na marunong at makaintindi ng rap battle. Oy, shoutout sa inyo lahat. Kuya Shernan, pa-shoutout po watching from Makati. Salamat po. Anong pangalan? Walang nakalagay. Lagyan nyo na pangalan sa susunod. Sayang. Pa-shoutout Tito, Nick Fontilla watching from Antipolo. Lagi ako nanonood ng reaction videos mo. Thank you. Bakit di ka nalang mag-DJ sa radyo, Tito Shernan? Bagay sa'yo yun. Alam nyo, gusto ko nga matry yun eh. Yung maging DJ sa radyo. Kaso, hindi ko alam kung paano eh. Gusto ko nga rin makapag-experience magtrabaho yung dubbing. Alam mo yung sa mga cartoons. Susuka, ang tatay mo, nandito na. Di ba yung mga ganun, di ba? Pwede kaya ako doon. Sino kaya dito yung may alam kung paano? Gusto ko makapagtrabaho din doon yung mga dubbing. Ay, putang ina mo! Sana matry ko yung makapagtrabaho sa dubbing. Yun, makapag-DJ sa radyo o kung saan man. Gusto ko nga gumawa ng isang segment. Kaso hindi ko alam kung paano yung parang kay Papa Jack. May kakausapin ako tungkol sa love problem o iba pang bagay, hindi lang sa love problem. Yung makakwentuhan lang, mga ganun. So, matry. Kaso hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Tito Shernan, may posibilidad kaya na magsama-sama kayo ni Jonas na mag-review ng LT na battle? Bakit hindi? Kaso malalayo namin sa isa't isa eh. Diba? Ngayon, ang gagawa natin ng reaction video ay Pistolero versus Akata. Huwag na natin patagalin to. Let's go! Sisimula nga ng ganito, freestyle muna. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas nyo kamay nyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa coin toss ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasing sa battle rap, pre-battle lang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliyo. Gandang punto nun. Lakas nun. Tangina mo, Nicole, good morning! Pangalan pa lang, alam nyo na kung ba't punong-punuto ng galit. Lumabas siyang walang bayag sa ultrasound. It's a girl! So yung mga magulang mo, excited. Nagpasadya agad ng kobre ka, masama na nahi. Sinuyot agad yung market. Kaso nung lumabas kang may bayag, mas nang hinayang pa sila sa gamit. Ba't pa daw papalitan yung Nicole na paborda na sa blanket? Tangina mo, paalala ko lang. Totoo ba na Nicole ang tunay na pangalan ni Nico? Ang alam ko, Nico Nachoriata. Pero Nicole ba? O inano lang, kinain ko ilang ni Pistol. Bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging bano at naging ulam ng mga troll. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nachor. That means kinahiya mo yung pangalan mo, ihumang itang gitol kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Inang ina mo, angas mo, Nicole pangalan mo. Tapos babalik ka dito na Akata, kala mo hindi ka tanga. Kinangina niyan, sabi niya kay Rapian, anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumaba ba yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun? Pag nanalo ka ba, mag-rollback ba yung gas? Ano kalaban nung Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tanginan to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isa't kalahating bopis. O sunugan at flip-top champ kaharap mo, ano problema ko, world peace? O, champion, sasabihin, naghahabol, ulul.
Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasana kaming laban. Kaso tong idol niyong papamous, pasimple kong iniilagan. Baka mawala daw yung gutom ng pagiging kampiyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sandlock sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Baliw! Kinanginan to, kukumpara niyo estilo ko dito. Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Mm-hmm. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the mm-hmm. fuck up! Tangina! Pag walang week... Gandang punto nun. Kasi... style talaga ni Akata yun eh. At napapansin ko rin. Witness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wala kang father figure. Iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si mom, mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa, tas di kalab ng mama mo. Mama ni Poison, disgrasyada, tapos mama ko edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Uh-huh. Di ba usapang pagmamahal ng ina? Wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Nak, bagong game! Sasamahan ka ni Yaya mag-play. Si Yaya magluluto ng food, siya din magsasalin sa plate. Hinayaan sa mahal na school ka mag-stay, pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? Tangina, ginamit yung weapon ni Akata sa kanya, no? Real shit! Si Yaya kasama sa family day. Kasi, facts, the more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Sapat na sa akin makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige! Hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo? Usapang battle rap, sunugan at flip-top, ako may hawak ng kampiyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado, asawa't mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong katumera possession, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalabyan sa kontento at masayang tao, tarantado. Mm-hmm. Tang ina, grabe yung punto na yun. Ah, yun ang tinatawag na ano, pagsiset ng momentum. Grabe yun! Putang inang yun. Tang ina! Ang ganda pala ng buhay mo eh! Iba tinahamon mo pa ako? Tang ina! Gago ang puta! Lakas ng tama! Check ko muna ha! Akata live on stage! That means, good morning! This is a wonderful day! Oh, God damn! Battle rap na naman! Malamang si Rizal talagang annoyed na! Wala nang wordplay, wordplay! Mongoloid ka! Isa kang beta, diagnosed sa pagiging alpha, bobo, ultra, omega, autistic! Ilang ulit ka na nga nagwagi? Di ka pa masaya? Nag-aamon ka na ng baliw? Ganyan ka kalala? Anong gusto mong patunayan? Ikaw pinaka-abnoy? Eh kung sunugin ko kaya pagkatao mo habang naglalaro ng apoy. Mm-hmm.
Gusto niyo sample? All gods, pati idol! Sama na host, tagahatol! Akata versus all! Putang ina! Royal Rumble! Cause I don't need no backup para sa mga tulad mong low-life mambuli. Yung Kumu, kung hindi na cock-block, malamang isa na rin sa mga umiiyak si Looney. 3GS, uprising, flip top, sunugan, at ngayon, PSP naman. Tignan nyo, ang galing ng combo. Mga nag-uululang, squatting at konyo. Mga feeling magaling at bobo. Mga nag-uungguyang, mga matching at chonggo. Mga nag-uungguyang, matching at chonggo. Damn, double meaning. Nakikita nyo ba tong mga flip-top loyalists agad? Pero usan sang liga nakikitang nagtatanghal. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad. Na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Sila daw tong mga OG na may malaking paycheck kada laban. Ang iyayabang, ang astong celebrity pa yung pagsakan. Ganyang bagay, di nyo dapat pinagsisigawan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Ay, buti na lang ako. Meron akong OR. Official receipt. Nagbabayad ako ng tax buwan-buwan. Dahil sa sahod sa batang. Kaya po, kahit sa probinsyano pa lang, lahat ng sahod ko doon, may malaking kaltas at binibigay namin sa BIR. Kahit sa ibang bagay, yun. At kaya may karapatan ako magsabi dyan sa mga politiko na ayusin nyo, trabaho nyo. Ha? Ayusin nyo yung paggamit ng budget. Nandyan yung pera ko. Parte dyan yung pera ko. Malaking TF! Gago! Kwento mo sa PAGCOR at PNP! Kung talagang malaki yan, eh bakit kailangan pang umiligan ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Ah, okay. Dahil nga si Tipsy D ay nahuli noon na parang nagrarapol ata ng kotse. Pero hindi kasalanan ni Tipsy D yun. Ang kasalanan ni Tipsy D, hindi niya alam kung legal o hindi o kung may tamang proseso ba bago mag-operate. Taas kamay, energy ball! Para sa 2000, first digit, number 4. Tangin na, tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo. Yung kabubuhan, kabilang globo na! Yan ang isa sa malakas na nagpapalakas kay Akata. Yung manarantado ng iba pa. Masyado kasi kayong tuwang-tuwa sa average na salary. Mga inutil at gusgusin na seller ng loyalty. May nalalaman pa kayo third generation supremacy. Eh yung mga battle nyo naman walang royalty. Kaya nga 2x champ ka na't lahat, di ka pa mapanatag. 300,000 in cash, nawala lang ng ganun sa iyong palad. Di mo ko gayaan, still winning kahit tipirin ang bayad. Because when Arik gives me 10K after 3 days, 100K na kagad. 100K na, binigay na 10,000? Paano? Paano kaya yon? Okay yun. Tangay na, magandang diskarte yun. Wag lang illegal ah. 10,000 after 3 days, 100K. Okay na ngayon ah. Kung ako yun, 10K, 3 days, 100K. Kagawin kong 100K. O, diba? Mas sagad ang tubo. Bakit ang pera, dapat minumultiply at di pinangawasak ng atay. Tell that to your groupmates nang di nila maisipang magpakamatay. Huwag kayong tatanga-tanga na para sa barya, agad-agad na ride or die. Be like Akata, parang nagbebenta ng bansa pagkat talagang malaki ang ROI. Return of income. Ano? Talagang malaki ang ROI. Putang ina, laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Freestyle. Huwag kayong magtaka, ganyan talaga pag tumatanda. Dang ina.
Yung ROI, di na bumalik. Tangina si Arik na bankrupt dahil sa inyo. Malabo yun, putangina. Bumalik yung ROI, shit. Tangina. Freestyle! ROI, pero pukin ang ina mo! Nag-gray ka pa, mukha kang hipopotamo. Freestyle! Sorry ah, kung naalimutan yung sinulat ko, malay mo bumalik din, kwentuhan muna tayo. Tama, tama, tama. Yan ang diskarte. Yan ang advantage ng ganyang style. Pwede kang magbiro tapos ma-entertain mo yung iba. Kailangan nga lang mabilis yung utak mo para maibalik yung linyang nakakalimutan mo. Tangi na. Okay na yun. So yun yung 30 mil na panalo. I-date mo ng maayos yung asawa mo at itrato mo ng maayos yung mga anak mo. Gusto ko yung mga ganyang pagkatao, kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Maayos naman yung buhay mo eh. Ba't kailangan mo pa ako? Akin ako ka naman! Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang yung mga tropa mo na umayos yung sila katulad mo. Tingnan mo yung mga tropa mo ha, sila Lip Cram, sila Poison Therapy. Yung mga puro gustong magpakamatay. Yan, may mga family problem yung mga yun. Lip Cram, sila Poison Therapy. Ang ina, puro gustong magpakamatay. Di ka ba marunong magbigay ng maayos na gabay? Ang ina, nung klaseng tropa niya, nag-aaway pa kayo nila, Shernan. Hoy, di kami magkakaaway, tangina ka. Ang ina, bububo kayo ng gang, tapos bandang huli kayo magpaplastikan? Huwag ganun, brad. Ang pangit nun. Pero ang ganda ng angulo niya na yun, ha? Convincing. Tingnan mo si Lance. Tatlo anak, walang trabaho pero buhay lahat. Alam mo bakit? Alam mo bakit? May tropa siyang kakata. Putang ina, yung sa araw ay di pa rin dumadating. Hey, ito na! Pumapasok sa akin yung pera kahit hindi ko pinipilit. Sapagkat kung hindi ka kikita, dapat di mo iniisip. Just think of this event. Ang mahal-mahal ng ticket. Halos mapuno yung venue, tapos ganun lang yung TF. Ahem. Tapos yung kay Apex, bawal sabihin, nasa non-disclosure agreement. Pero mas malaki yung pinabayad kesa sa atin para sa upgraded 2010 lyricism. Tangina, nakakasmell ako ng hokus-pokus, Mr. Pibus. Para kang negosyanteng nagme-mekus-mekus. Well, I don't give a damn kung may masama ka man na modus. I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Ano, daming gusto, daming hangarin. Eh, sige, ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Isa yon sa mga real talk, no? Diyan sa PSP. Sa flip-top kasi, malaki naman bigayan dyan. Depende rin sa trabaho mo eh. Pero dyan sa PSP, malaki daw ang bigayan dyan. Diyan. Hindi ko ito ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Di rin kita tinuturuang manglamang. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao. Sadyang ginago lang ako sa flip-top. Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas. Sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas. Kaya, bakit ka magagalit sa akin? Pinaglalaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas. Okay. Ito'y makabuluhang prinsipyo. Di lang basta pagwawala. I'm the embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng akata non grata, epekto ko sa DYD basta-basta ang mawawala. Akata, if it's real and I know that you're all witness, so please stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business.
Ang tinutukoy niya siguro doon na ano, na huwag ka na magalit sa amin, na battle na kami dyan. Pero tingin ko malabo na. Tingin ko malabo na, bakit? Parang mali yung naging paraan nila eh. Kung meron silang sama ng loob kay Enigma o ibang bagay pa, na tingin ko naman kayang-kayang pag-usapan eh. Ginamit pa nila para uminga yung pangalan. Ito, opinion ko lang to, Tol Nico ah. Opinion ko lang to. Meron kayong sama ng loob kay Enigma na kaya namang sabihin ng personal yan eh. Kaya yan eh. Sa totoo lang eh. Kung medyo may gap naman, nandito naman kami. Marami. Marami pang iba na kayang daanin sa na maging way para mag-usap ulit kayo. Kaya lang naabuso na rin siya eh. Nagamit siya ng nagamit para dyan sa ganyang karakter na meron kayo ngayon. At alam mo yun, kung may pagkakamali man, o tingin ko, kung meron mang tampuhan na meron sa inyo, hindi na para idaan pa sa ganyang battle eh. Nakaka-entertain, pero syempre yung personal na connection yung dalawa bilang matagal kayo naging magkaibigan, alam mo yun, hindi dapat dinadaan yan dyan. Tapos ngayon, ayun, sa nakikita ko, parang gusto niyong bumalik. Pero kaso, yun nga eh. Mali nga yung way eh. Pero ayun, wala tayong magagawa, nandyan na yan. Ayun, round 2, painggan natin. Ang ayos-ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Thank you. Tanginan to. Pag binigyan daw siya ng 100, ng 10K ni Ari, magiging 100K na. Tanginan to, patawa. 10K galing kay Ari, yung 90K galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Tanginan to, pati si Pibos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Ba't kasi kayo pumayag? Dapat pa idagdag yun eh. Kala ko ba pera-pera dyan. Diba? Tinanggap mo pa rin yung battle. Kasi kailangan mo ng pang bills. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Tangina mo. Biggest flex niya bilang gangsta. Nanapak daw siya ng tulog na gwardiya. Puta, lupit nun, Parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard, tangina. Kasi the fact na kinuwento niya yun sa flip-top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapak ko yung gwardiya ng subdivision namin. Ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit. Tawag dyan, gangsta shish! Tanginan to, kala mo, saan paling ko kaya mukha mo, Tol? Oh. Tanginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahudhud pa, tas yung hood nyo may gwardya. Gago, Tol, dun sa hood, pag may riot, nagsusumpa ka, no? Kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga palabas. Dun sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. Aqua Plus. Kanyanan to, kung makapagkwento, kala mo talaga pandiinan. Mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalimbang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Kanyanan mo. Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul. Pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa rin nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang isa-isang alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang. 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Ultimo needs ng apo, sagot ni Lola, kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na pala rin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yun yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom, pero di din ikaw yung nagpapakain. Ano? Sakitan tayo!
putang ina. Puro yabang si Gago, laman ng kanyang plato niyayabang ng pasigaw. Niwala ka ngang ideya kung saan galing yung pagkaing lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw. Pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Mm-hmm. Tang ina, malaking bahay, marangyang buhay. Pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay. Kwarto mo lang, hindi na babakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo, pero isyo at irresponsable. May tinutulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Tangina. Ina? Tangina mo, kaya kitang saktan mentally, emotionally, o kahit umabot patay sa pisikalan. Putangina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Mm-hmm. Ilabas mo yan, bro! Pistol here! Mm-hmm. Tangina, grabe yun. Tangina, tension! Gago! Wala na akong pension! Matagal na, 3 years na, bro. Ako nagbabayad ng bills ng aming mansion. Kinginan to, ba't ako lalayas dun eh? Kami nagpatayo nun. Yung mga magulang ko nasa Amerika na, ako na lang nandito. Bobo pala to eh, porket wala kayong bahay na malaki. Sisisihin mo ko sa pagiging senyorito? Parang kasalanan ko naman yun. Takina, diba? Ang ganda doon yung mga punto niya, kata. Yan ba yung pistol here in full effect? Tangina yung amat sang wig, hindi ko madetect. Tipong you ain't the shit kahit ilang ulit i-inject. Di mo man lang na-reach kahit kalahati ng aking in-expect. Unisang balahibo sa katawan, no? Di ako tinaasan. Tangina mo, Mangmang! Wala na bang ilalakas yan? Mahigit isang taon na akong nagpaka-sober sa battle, tapos yung relapse, wannabe preacher na rapper lang. Uh-huh. Eagles hassle! Hirap ka na nga umiskor, ang dami mo pang pasaring na sinasabi. Income mo sa buhay, ito pinaka-source. Pwes kung saan ka kumakain, dun ako tumatae. Wack as fuck, mahina! Isa kang putang inang dork! Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work! Tingin mo talaga dito, Chong, maayos na karir? Porket ikay naging kampiyon / employee of the year. Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Ito naman si Gunggong, tuwang-tuwa naman, kahit na yung iyong pagiging chan, parang Jay Black lang, hindi ramdam, walang niisang may pakialam! Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Tapos okay. Ngayon, yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrupt. Malabo yan. Oh, ano? Sa akin yung sisisi dahil sa nagawa kong paninira. Kasalanan ko ba kung yung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumuka, di na kinopia kasi naging literal pang bangketa yung quality. Uh-huh. Yung scene, naging dirty nung mga squatting, nag-carry on. Evolution, naging very wrong. Yung battle rap, bumalik sa pagiging jegemon. Buti pa yung mga nasa music industry. Magtagalog lang ng international track, papaldo na. Yung mga battle MC, hanggang ngayon, yung suporta sa crowd, nililimos pa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ang legit. Gago, mga tulad mo na rapper, hindi magmamatter sa mata ng elite. Okay.
masyado nyo lang ginoglorify yung iilang battle MC na yung buhay na paganda. Even though statistics don't lie, na mas marami pa rin yung mga napasama. Yan mo sila, Andy G. Check nyo yung mga stories ng From Riches to Rags. Mga dating iles na bumabattle na lang para mag-drugs. Hindi kasalanan ng flip-top yan. Kasalanan ng tao yan, di ba? Pinili nila yan eh. Ba't naman kami hindi nag-drugs, hindi kami nag-bisyo? Kanya-kanyang trip yan. Nang makita nyong maigi, naiilan lang yung may swerteng natanggap. At mas marami pa rin sa kapatid natin yung natulad kay Sak. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na. Paulit-ulit ka pa rin magtatangka, magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Itong entabladong to, ginawa lang para sa general audience. Dapat dun palang malinaw na sa'yo na ito'y para lamang sa mga average yung intellectual quotient. Kaya kung proud na proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Trabaho ng tanga, tapos nagbabattle rap si Nico. No? Gago rin ng putangin. Kaya nga bagay na bagay sa'yo eh. Kasi yung buhay mo sobrang boring. Yung interview mo kay Dog Brock, para ka nagturo sa tao kung paano maging bonjing. Pero salute! Naunawaan ko ang iyong mga pagsusumikap. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung paano maging autistic na mahirap. Mongoloid na lumaki sa Eskinita. Kuya Josh na walang hasyenda Luisita. Ang kinalabasan, ganda nun. Mataba at mahina, wala pang karisma. Ika'y sakto nga lang bilang ekstrang artista. Dagdag tao sa eksena, papel na walang kwenta, kontratang walang letra, putang ina, mura na nga, hindi pa mabenta! Ano? Sakit? Gago! Sarap mo nga sa ren! 2 times champ ka na't lahat! Supporting cast ka pa rin! Habang ako, sagad pagkalokot praning, handang patayin maging si Coco Martin. Tingin mo kahanay niyo ako? Kaso paano? Hell no! Tingin ko sa inyo mga utak ipis na pinag-aaralan ko habang nagdadamayan ng mga misis. Kaya sige lang, galingan nyo pa sa paggawa ng mga kwento at saka chismis nang lalo nyong mas mapaganda yung ginagawa kong battle rap thesis. Tanggalin mo yung piring! Tingnan mo paano mo nagawa! Kumakausap ka ng dingding, mag-isa kang nagsasalita! Laman ng iyong isipin, panay pagkukupal pa! Sabay iyong tingin, normal ka. Tarantado, hindi ka matino! Katulad lang kita! Parehong sinto-sinto, kaso may pinag-aralan yung isa. Kaya, kung wala kang degree, shut up na lang! Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang. Okay. Round 3, bago natin simulan yan, shoutout muna tayo. Pa-shoutout Tito Sharnan, Christopher Sean J. Anunciado from Dipolog City. Pa-shoutout Tito Sher kay Charlie Patino, ang bilat eater ng Davao City. God bless po, bilat eater na rin, no? Shoutout po Tito Sher ng Russell Sandrino mula Camarines Sur, Bicol. Palista po ng Bitrom versus JD. Okay, solid na performance ni Bitrom at magandang line marking ni JD sa round 1. Sige, lilista natin yan. Idol Sher ng Aklas versus Luni, please po. Ayo, sige. Pa-shoutout from Legazpi Albay Boss, John, Vincent, Orgonyo, pati sa mga tropa ko, Abela, Jeffrey, Carl, Marjan, Utoy, salamat Tito Sherman. Round 3, let's go! Pati si Andy G, dinamay. Dinamay niya din. Porket kinaladkad niya yung QC, makikisabit ka din. Di ba, pansin niyo ba kung sino-sino nire-reklamo?
Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng kotse, dinamay para makapagpaandar. Kotse, andar anyway. Round 1 at round 2, napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong-buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corned beef, tangina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corned beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? Putangina mo, nag-dinner silang seta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Ano, corned beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, putangina mo, ano ba trip mong almusal nun? Tangina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron. Demanding kay Ari, kang puta, papa mo ba yun? Breakfast nga, breakfast. Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce. Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice. Puta, lupit naman ni boss. May mga issue pag kinapos. Masabi lang na may beef. Kahit corn beef, pinatos. Mm-hmm. Damn. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao. Gawagawang sakit lang daw kanyang kinukondina. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka. Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawala ng panlasa, ang nawala sa'yo hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa, bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number one league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Mm-hmm. Ang ina, tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero ilang, kami pa talaga? Eh ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa Kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa dalawang kumpanya, tanga! Mm-hmm. Ano? Sino ngayon ang most used? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida. Astang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma! Mm-hmm. Pansin nyo ba? Boring yung mga Akata battles pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3GS, si Sinyo para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuha, no, kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito! Mm-hmm. Tangina, mga angulo. Nice angle. Galing sumilip ni Pistol doon. Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang atao, porkit a bouncer aawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka? Ano? Ha? Sutukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Mm-hmm. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinaman ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Mm-hmm. Tangina. Woo! Grabe. Grabing silip yun. Kasi pag sinapak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Eh, naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina, kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta. Yung hindi kayang abutin, dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina, sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? Nice one. Grabe yun. Round 3. Akata, pahinga natin. Grabe yun. Ay, nako! Bobo talaga to.
ang dami niyang binabanggit tungkol sa style ko ng pakikipag-battle. Kung sino-sino daw yung tina-target. Tanginang mo, ganun talaga kapag marunong ka mag-market. Yeah. Yun din ang napansin ko talaga kay Akat ha. Noong una, medyo putangin nang to, parang gago. Ano bang ginagawa mo? Pero nung huli nga, nakita ko, yun, ah, market nga ang ginagawa niya. Kaso yun nga, naabuso na rin yung salitang market. Kaya yung konting hindi pagkakaintindihan nyo ni Enigma, lumala. Dahil nga, dyan sa tinatawag mong market, na marami namang paraan eh. Yung sama ng loob, na oh, hindi nyo pagkakaintindihan, ginawa mo sa market, na yung pagkakaibigan mo, pagkakaibigan nyo, sinaalang-alang mo para sa market, no? Na imbis kaya naman pag-usapan, maraming way para magkaroon ng market. Kaso, magkakaibigan naman lahat yan eh. Kahit kayo ni Enigma, magkakaibigan kayo. Kaso yun nga, dahil dyan sa sinasabi nyo market, para sa pangsarili mo rin, at sa sinasabi mong pagtaas ng talent feed dyan sa liga na yan, eh ginamit nyo si Enigma at ginawan nyo ng mga gantong istorya. Diba? Interesting nga naman. Pero yun nga. Market, okay. Nice one. Magandang market. Pero nawala yung pagkakaibigan dahil dyan. Buti nga dahil sa ginawa kong init, muli kayong nagka-budget. Dahil sa ginawa kong issue, yung flip-top nagkaroon ng parang racket. La, shit! Okay, okay. Maganda sana yung pinupunto niya. Medyo nawala siya sa ribat na yun, pero gets ko yung pinupunto niya. Hindi yung flip-top, yung ibang MC na kailangan ng extra income sa battle rap. Okay nang inano pa yung mga sinabi mo. Ang dami kasi kaya di ko na matandaan, pero yun nga, pinatulan lang kita kasi wala na akong magawa. Hindi totoo yung mga sinasabi mong nakaasa pa rin ako sa aking ina. Kasi ang totoo, meron akong empleyado, 5, kumikita ng taxi 50 tapos 30 sa akin, 20 sa kanila. Anong negosyat? Ganun ako, a scammer. Scammer pala ako. At proud ako dun, brother. Marunong ako mag-market ng hassle. Nang hindi ka nahahasel. At tang ina mo ka. Ano ba yun? Who the fuck you think you are para magbigay ng leksyon? Can't you even see the fuck na wala ka pang maayos na direksyon? 50 plus battle, putang ina! Di ka pa kontento dun? Mas dinadaig mo pa ata si Lak sa pagiging takam sa atensyon. Puta, for you to become like that, I think you have too much to endure. Bulbuling ka na lahat sa battle rap, di ka pa nagmamature. Porket validation ng tao, hindi mo lang na-secure. At mas pinag-usapan nila ako, kaya bigla kang insecure. Kinulang ka ba sa papuri ng bossing mong singkit? Kaya ako na pagbalingan ng naipon mong ngit-ngit. Pwes imbis na magalit, awa na dam ako sa aking dibdib. Pare, huwag ka kasi sa aking malalamin at baka mamatay ka sa inggit. Okay. Tangina. Baka mamatay ka sa inggit. Tangina yan. Ang dami mong pinaghihirapan. Ang dami mong ginagawa sa buhay. Habang ako gigising ng kahit anong oras ko gusto. Tapos bayad lahat ng bills. Putang ina, 24 hours a day. 1 hour lang akong nag-check ng bangko para kumuha ng pera. Tapos yung 23 hours, bahala na kung ano yung eksena. Kaya huwag kayong maniwala kay Bugoy na dapat mag-focus ka sa buhay. Dapat relax lang. Bakit ka magpapayaman kung pwede namang libre na lahat? Tangina, malapit na magkagera, magpapayaman ka pa. Putangina mo, malapit na magkagera. Ang taba-taba mo pa. Paano ka lalaban yun? Pinapasok ni Akata dito yung ibang bagay na nakikita niya. Kasi tingin ko dito si Akata, hindi lang nakapokus to sa gantong bagay. Inaalam niya rin yung world problem. At which is maganda yon mga pamangkin ha. Kailangan malawak din kayo. Hindi lang sa bagay na ito alam nyo. Dapat inaalam nyo rin yung iba. Magbasa, magsaliksik, manood, kung ano-ano pa.
Tanginang to. Lala mo. Bakit ka ganyan? Ang dami mong sa what to do and what's not, ang dami mong satsat. Disiplina, responsibilidad, eh hindi mo nga kayang magpapayat. Sa healthy living, wala kang understanding. Kaya stress eating, ginagawa niyong family bonding. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. High blood diabetes, di ka ba natatakot? Pag inabot ka ng krisis, kanino ka buburaot? Ganyang diet, di mo kayang magpalit. Paano pag yung mga anak mo nagaya yan, tapos sila nagkasakit? Sa Facebook, si Lord, tatawagan mo na naman ulit. Kasalanan ba ng Diyos kung bilang ama, hindi ka physically fit? Tangay na mo, mag-push up ka rin kasi. Jumping jack pa minsan-minsan. Tangay na to. Ano pa? Tangay na ito si Dicom. Na wala eh. Tangay na ni Dicom po. Pero tangay na, solid talaga. Isipin mo, champion ka, tapos wala akong panalo, magkaharap tayong dalawa. Ganun pala talaga kapag wala ka ng pakialam sa madla. Haangat ka ng aangat, tapos malulula ka bigla. Parang nangyari sa akin noong nakaraan lang, nandiri ako sa inyong lahat. Sabi ko, tangay na, sanay ako sa hate, bakit niyo ako gusto? Kaya kung nakala mo nagpapapansin ako dito, ayan, sinira ko na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Ikaw, 2 taong ka ng kampiyon. Gusto mo pa rin makipagsukatan ng sungay? Sino mas magaling sa atin dalawa, di ka pa nauumay? Ako, pag di pinayaran ng tama, doon lang ako gagawa ng hukay. Wala na akong paki sa kultura kasi may anak na akong binubuhay! Okay. Okay ng ina mo. Ang galing ng mga sulat mo, ha? Pero hindi totoo lahat na sinabi mo. So, namangha rin siya, no? Solid, solid. Pero mali talaga. Ang ganda ng pagkagawa, talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang galing eh. Battle MC na battle MC. Mongoloid talaga. Isipin mo kung may mga normal na tao na gumagawa ng pinagagawa natin dito sa gitna. Ang lala nun, pre. Isipin mo lahat nagpa-bars. Kahit nagtitinda lang ng kape. Ang ina, freestyle. Ang lakas, kahit freestyle, malakas. Yung akata, hindi na nananakit, ha? Baka bigla pa kayo maghanap ng, nasa na yung nakakasakit na siya? Wala na tayong magagawa, gumaling na eh. Tapos na ako sa lonely stage, brah. Okay na ako ngayon. Kaya nga, saya-saya ko na lang ginagawa to eh. Hassle-free. Tangina. Putang ina, nawala talaga. Raisag, nilakit tayo ulit sa gabo, ha? Ang ina, kala ko yung mga kalabong ko. Kikikuin sana kita. Tangina. Ano? Okay, that's all, folks. I hope you all entertained. Thank you. Nice. Malinaw naman. Pistolero talaga. Pistol all 3 rounds. Pero bati muna tayo syempre, bati muna tayo bago matapos. Wala lang aking pinapangako lagi. Teka lang, parang nabanggit ko na itong iba dito. Pa-shoutout dito, Sharon, sa next. Christian from Halifax, Canada. Idol, shoutout, Keso from KSA. Baka naman pwede yung Tipsy D. Senior versus Alex Pang. Salamat, sige. Tito Sharon na pa-shoutout from CDO, Mindanao. Parokes po, Harlem. Wantamad versus Papa Mel Christ at Harlem Wantamad versus Apoc Dicta. Sige, yung 2x2 gagawa rin tayo. Sobrang lap trip to, Tito Sharon. Sige. Shoutout Tito Sharon ng Centro Shop Malabon, especially kay Pau. Yon. Salamat sa mga reviews. Walang anuman. Pa-shoutout po Don Cholo, Tito Sharon. Lagi po ako nanonood ng mga vlog mo. From Etibak, shoutout sa iyo. Lods, baka pwede naman Looniverse Akla Solid din yun. Oo nga, no? Sige, sa susunod gawa natin. Ayun, pa-shoutout, Tito Sharon, Deb Batico,
DK from San Luis, Agusan del Sur. Next video, Sinyo versus Nike. At ayun, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayun, comment lang kayo ng, sa mga magpapabate. Lagyan nyo ng pangalan, please. Pangalan, lugar, o birthday, o ano man. Tapos, i-comment nyo rin kung sino pa yung gusto nyo gawa natin ng reaction video. At hanggang dito na to. Mag-iingat kayo palagi.